bapak. Tapos na yung pagkarga na epektos. Ini-start na yung truck. Wala pang backup, sir. Anong gagawin natin? Matagal na natin pinupost yan ang mga to. Hindi ako makapapayag na mula sa atin ng pagkakataong ito. Walo, makakalis na ba tayo? Apat na kaon na lang. Lakad na! Yun. Yung naka-jacket na itim. Isa yan sa mga matatapat na tauhan ni Pablo Lleva. Confirm na yung tip sa atin. Paano, sir? Maalas na lang nila. Hihintayin mo ang backup! Di sana inahuli natin buhay ang target. Hindi pa tayo nalagasan ng mga tauhan! Sir, malapit na matapos ang pagkakarga ng mga epektos.
Kaya kami napilitan sumugod. Kung hihintayin pa namin kayo, baka ni Anino ng mga smuggler, hindi na ninyo inabutan. Sabihin mo ang yaman mo! Gusto mo magpasikat eh! Niwala kang pagmamahal sa trabaho mo? Niwala kang malasakit sa mga kasamahan mo? Kaya hindi nakapagtataka, mister, kung bakit nilayasan ka ng asawa mo! Permiso to leave, sir. Sir. Carry on. Sir. Zacarias! Believe talaga ako sa'yo. Talaga naman ang malas mo. Bagong-bago yung kasama mo. Nayari ka agad. Buti na lang, hindi ka napasama sa aming departamento. Kundi, ubos lahat ang mga kasama ko. Mali kayo, Cap. Dapat talagang kasama ako sa grupo niyo eh. Pero nung malaman ng mga nasa itaas, na may utak ako, nang inayang sila kung mapapasama lang ako sa grupo niyo. Teka nga, Zacarias. Anong ibig mo sabihin? Mga bobo kami? Eksakto. Gusto mo? Ria? Pumunta ka! Boss, binalikan ko na ako. Nahiwalay sa akin si Rolando. Walang takbuhan sa tropa ko. Nakaligtas ka man doon. Ako ang papatay sa'yo. Enrique! Boss! Tama na yan! Malaki rin na nawala akong puhunan. Dahil sa tarantula. Tumigil ka na sabi! Ako dapat yun! Dahil milyon din ang nawala sa akin. At matagal ko ng taon si Ronaldo. Kaysa magbunga nga ka, tulungan mo akong umisip ng paraan. Kung paano mabibigyan ng leksyon ang pakialam merong pulis na yun. Zach? Zach? Hindi ka na, umuwi tayo. Tayo na lang dalawa nandito. Papasok pa ako bukas eh. Zach? Zach, uwi ka ba? Okay. Nag-iisip lang ako. Tulog ka na eh. Ang batas ay hindi natutulog. Oo na. Oh, halika na. Thank you.
Sir, sir, hindi po talaga pwedeng pumasok. Anong ginagawa mo dito? Eh, ma'am, nagpipilit po ma'am siyang pumasok eh. Oh, sige, iwanan mo na kami. So, anong ginagawa mo dito? Gustong-gusto ko mag-ayos na tayo. Ismael, opisina to. Kung talagang matino ka, alam mong bahay ko. Papapasukin ba ako? Hindi. Hey, yun nga eh. Miss Salazar, ano bang problema? Sino to? Hindi ba sabi ko bawal ang tindero dito? Ismael, ano ka ba? Sir, hindi ho siya tindero. Asawa. Asawa ko. Mister, tindero ka man o asawa, tambak ang trabaho namin dito. Mahalaga ang panahon namin pare-pareho. Kaya kung magliligawan kayo, huwag dito sa opisina ko. Pwede? Miss Salazar, sumunod ka na sa akin. Mas mahalaga ang pag-uusapan natin sa meeting. Yes, sir. Nakita mo na ang ginawa mo? Dinamay mo pa ako sa mga kalokohan mo. Pwede ba umalis ka na? Please lang. Bigyan mo naman ako ng kahihiyan. Pablo, kilala niyo naman ako. Kahit kailan, hindi ako nagpabaya sa aking trabaho. Doon nga kami nagtataka, Kernel. Kay tagal ng pagbibigay namin sa'yo ng grasya. Ngayon ka pa sumablay. At milyones ang nawala sa akin, Kernel. Bukod sa pagkakapatay sa isang matapat kong tauhan. Pero, Don Pablo, hindi ko alam yung gagawin nila pag salakay. Hindi duman sa opisina ko yung mga papeles. Yun nga masama, Kernel. Hindi na pinapaalam sa'yo mga gagawing operations. Sa makatuwid, wala ka ng silbi. At ang mga walang silbi, pinapakain sa lupa. Nababro. Edmond. Kunin mo. O, sige, iputok mo. Don Pablo, huwag niyo ako papatay. Edmond, huwag. Don Pablo, nagsilbi naman ako sa inyo, ha? Pinakinabangan niyo ako. Iputok mo! Edmond, huwag. Edmond, huwag. Don Pablo, mawa ka. Mawa. Linisin niyong mabuti ang kalat. Baka langawin tayo rito. Colonel Ravalo, dating Deputy Customs Commissioner, kasalukuyang nasa Intelligence Group. Kaya lang, nakalutang siya dahil sa mga kasong isinampalaban sa kanya. Teniente, gusto kong pangunahan mo ang pag-iimbestiga tungkol sa kanyang pagkamatay. Mag-ingat ka, bata. Pader yung kalaban mo. Tiyagaan lang yan, Major. Pader man ang mga lieba. Batas pa rin ang masong gigiba sa tibay nila. Di ba, pare?
Oh, sir. Uy. Sir. 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 Umuna kayo. Mukhang napaga yata kayo ngayon, sir. Maraming trabaho. May problema ba, sir? Malaki. Alamin naman siguro yung nangyari sa pier. Dahil doon namatay isa nating ahente. Pati na rin siyang mataas na opisyal, si Colonel Ravalo. At malakas nga ho ang ugong, sir, na malaking kinalaman ng magkapatid na Lieva sa nangyari. Yun nga, puro ugong. Iniwala tayong testigo. Walang ebidensya. Kailangan pa ba yun, sir? Sa dami ng katarantaduhang ginawa ng magkapatid na yun, hindi natin kailangan ng ebidensya. Ang dapat doon, trabahuhin pa ilalim. Kung ako lang masusunod, hindi ko na patatagalin to. Pare-pareho lang natin kilalang kaliskis na magkapatid. May patong hanggang sa itaas. Sasabit lang kung hindi paplanuhin. Sir, ano hong balak ninyo? Anong mo? Natin. Sir? Kailangan kumuha tayo ng matibay na ebidensya na pwede natin panghawakan at gamitin laban sa kanila. Ba't hindi kayo makapagsalita? Yes, sir. Hindi ho ba usap-usapan dito na malas daw ho kayo? Lahat daw na nakakasama ninyo, hindi nabubuhay. Yan ang dahilan kung bakit ko kayo kinuha. Dahil alam ko hindi kayo naniniwala sa chismis. At hindi niyo ako tatanggihan. Nasaan ako ba kayo? Ano? Yes, sir. Salamat. Sir. Pulis ako! Tinagod mo ako! Kaya palang bagal mo tumakbo? May bakal ka ba sa katawan? Wala kang pakialam! Style ko to! Tigas na ulo mo eh! Sinabi ko sa'yo, pulis ako eh! Anong pulis? Walang pulis-pulis sa akin! Bakit? Wala ka palang ibubuga. Sabi sa'yo, may dala kami sa inyo! Gulong, stereo at saka electric pan. Oh. Oh. Tingin nga niyang gulong. 150. Ha? Stereo? Sandaan na yung stereo, ha? Electric pan, bulok naman to eh. 50 na lang dito sa electric pan. Ha? 200? 200? Ano 200? 150. Mm. 100. Mm. At 50. Oh. Di 300. 300? Oo. Oh. Ang barat yun naman. Baka pwedeng dagdagan. Eh, puro naman nakakaw yan eh. Nakaw naman talagang binibenta sa inyo, di ba? Eh, kung ayaw nyo, dalin nyo na lang sa iba. Kabisi, baka pwede naman natin pag-usapan to. Ang kukulit nyo naman eh. Sinabi ng hanggang doon lang ako eh. Baka pwede nyo naman dagdagan. Sinabi ng kukulit nyo naman eh. Ano? Presentos! Sige na. Sige na nga. Hindi ka lang namin suki eh. Okay. Presentos. Sandaan sa stereo. Oh. 150 sa gulong at 50 sa electric pan. Presentos. Okay. Ayos. O, tara. Dalin lokohin itong mga ululabatan to.
Hayaan mo ako, pulis ako. Ano pulis? Asan ang tsapa mo? Ito. Sir, doon duman, sir. Bahay nyo. Saan? Diyan! 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 Baba muna ako! Baba mo ako! Na! Aray! Sabi na ibaba mo ako eh! Dali na! Tinoy, Tinoy! Ha? Tinoy, lolo mo! Ha? Ano nangyari sa lolo ko? Bakit? Halika! Paraan! Tinoy! Lo? Tinoy! Lo! Lo? Nabili ko na ho lahat ng gamot nyo. Salamat na lang, Tinoy. Tinoy, pagod na ako. Gusto mo nang magpahinga. Hiyang-hiya na ako sa'yo. Lo, naman kayo magsalita ng ganyan. Dadalawa na nga lang tayo. Iiwan niyo pa ako. No! Ama! Ikaw na sana mahala sa apo ko. Huwag mo sana siyang pababayaan. Ipangako mo, ama. Lolo! Buhat ngayon. Dito ka natitira. Mama Pulis, sigurado ka bang bahay to? Ano ba sa tingin mo? Bangketa? Eh, mas malinis pa nga yung bangketang tinitirang ko dati. O ikaw, dandaan ka sa pagsasalita. Marumi na ako marumi. Magulo na ako magulo. Pero sa ayot sa gusto mo, dito ka titira. Hindi ka nababalik sa bangketa. Makabalang araw tayo pa maging magkalaban. Ano? May angal? Wala ako, sir. Sadali lang, matatapos na. Ruth, wala nang panahon para maligo. Kanina pa dapat yan eh. Panginoon, oo. Paano naman kayo kikita ng malaki niyan? Oh, ready ka na ba? So, sa tisima hanggang ngayon, hindi ka pa tapos mag-makeup? Magpapaservice ka? Hindi, si Boogie. Boogie, may bisita ka! Zacarias! Sir, reporting for duty. Sir, ready. At malamig na malamig din ang kwarto. Hindi yun ang pinunta ko rito, Boogie. Ho? May bago? Meron nung, sir. Magaling bumatak ng kable. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Balita, impormasyon. Meron nung, sir. Ayun tungkol sa... Meron daw kong darating na malaking kargamento sa Makalawa. At ang balita ko, doon sa magkapatid na Lieba, babagsak. Naku! Namula nga ho ang hasang nung mga tulak dito nang mabalita ang may malaking epekto si. Oh, sir. Sigurado ka? Yes, sir. Thank you.
ba yan? Hindi naman kami sumisira sa usapan, ha. Hanggang sa muli. Tol, tama na. Pasensya ka na kay Edmond. Bugungan pa lang naman yan eh. Ang sabihin mo, may daga sa dibdib ito. Naturingan pa naman anak kita. Pero kung kumilos ka, dahil ko pa isang babae. Tama na. Kaharap mo na si Zacarias. Imbes na samantalahin mo ang pagkakataon para iligpit ng hayop na pulis na yon, urungan tumbang mong tumakbo! Gago! Gago kang talaga! Mon, sige na. Sa taas ka na. Ako nang bahala rito. Sige na. Turuan mo yan, Enrique. Ayoko magkaroon ng anak na binabae. Pag nagkataon ako mismo, papatay sa kanya. Sige, Tol. Hayaan mo ako nang bahala sa kanya. I have made up my mind. You will be in charge of legal proceedings. I will put you in the helm of this project. You will be the number one person to talk to with regards to this, okay? Excuse me, sir. Kayo ba may-ari ng Mercedes-Benz dun sa labas? Yung dark blue dun sa labas? Akin nga. Yes, yes, that's mine. Pasensya na kayo, sir. Kailangan sumama kayo sa presinto. Ano? Ha? Bakit? Anong problema? Nasa no parking ho yung kotse ninyo. Kaya hinahatak na namin. Kapag kanina mo nung pumarada ako dun, walang no parking sign dun. Walang no parking sign. Meron ho. Kaya mabuti pa sumama kayo sa amin. Bakit nyo pa kailangan dalhin siya sa presinto eh? Bigyan nyo na lang ng citation. Tikitan nyo siya. Sorry ho, ma'am. Bagong regulasyon ho. Para maiwasan ang lagayan, basta nagkasala, huli. Ay, hindi. Sandali lang, boss. Talagang walang no parking sign doon sa harapan. Na, ba't nyo ko pinuposasan? No parking lang? No parking posas? Ano pa? Sumama na ho kayo. Sumama muna. Eh, ano klaseng regulasyon to? Ano pa? Hindi ako kriminal. Ano pa to? No parking lang. Ano pa? No check. Ano pa naman? Ano? Sa salvage nyo ako, no?
No parking, no parking sa salvage nyo ako, no? Ha? Ha? Ano? Ha? Police brutality dito, ha? Ha? Ano? Rona! Ikaw na munang bahala sa cheat! Napakawalang yan ang ginawa mo. Kahit saan, dala mo pa rin yung ugali mo. Magmula ngayon, ayoko na makita ang pagmumukha mo, bastos! Rona, sandali! Itiwan mo ako. Bago ka magalit, hiha mo muna ako magpaliwanag. Inihabilin sa akin yung batang yan, ang kanyang lolo, bago mamatay. Ang gusto ko sana, iwan muna sa'yo. Dahil alam ko ayaw mo akong kausap. Gumawa ako ng paraan. Gumawa ka ng problema, lusutan mo. Rona! Rona, sandali. Nakikiusap naman ako sa'yo, ha? Nakikiusap? Pagkatapos mo bastusin ang boss ko, nakikiusap ka ngayon? Eh, kukunin ko rin naman. Tatapusin ko na yung kasong hinahawakan mo. Hindi naman yan ang punto, eh. Sa'yo pinagkatiwala yung bata at tinanggap mo. Hindi ka pinilit, hindi ka tinakot. For once, Ismael, kailangan matuto kang tumanggap ng responsibilidad mo bilang isang ama. Ako mo na rin lang ang batang yan. E di, panindigan mo. I'm sorry. Hindi kita mapagbibigyan. Saka nalang tayo mag-usap. Guard! Guard! Sir. Security guard ka na turingan pero wala kang silbi. Tingnan mo nangyayari sa kotse ko. Nawala ang stereo ko. Pati siya yung largo, tinahay! Wala naman po talaga akong nakita, sir, eh. Ah, umalis ka sa harap ko! Di ako, ah! O, sige, Mr. Zacarias. Pwede na niyo siyang ibili ng mga gamit niya para makahabol siya sa kanyang mga leksyon. Maraming salamat, ho. Wala ko naman. Tigilan mo na ngayon kabubulong mo. Parang kang bubuyog, ah. Isak, hindi na lang ako pag-aralin dito. Wala naman na matutunan dito, eh. Ang dami kong kilalang mga nakatapos sa pag-aaral. Wala namang mapasok ang trabaho. Mabuti pa nga ako sa kanila. Ang lilit-lit ko pa. Laki na lang kita. Eh, galing naman sa nakaw. Isak, sige na. Huwag mo na akong papasukin dito. Tutulungan na lang kita sa pagtatrabaho. Hindi pwede. Sa ayaw at sa gusto mo, mag-aaral ka. At pagbutihan mo. Hindi ko pinupulot ang gagastusin ko sa'yo. Sak naman eh. Sige, mamili ka. Dito ka mag-aaral. O saan po nang kita dadalhin? Eh, wala naman akong pamimilian eh. Talagang wala. Ang taong walang pinag-aralan, kahit kailan hindi aasenso. Kayo pa namang mga bata, kayong papalit sa amin. E paano na lang kung lahat ng katulad mo walang pinag-aralan? E di, ang bansa natin ay puro mga bobo't inutil. Oo na, sige na. Payag na ako. Dahil pa sinabi. Sak. Bakit? Mukhang sinusundan tayo ng mga pulis. Ano pulis? Ayun o, nasa likod. Bilisan mo!
katawan mo! Ang galing sa forma, sa yabang. Pero pagdating sa kagipitan, kumakalog ang mga tuhod! Kung gusto nyo, Don Pablo, paplanuhin ko. Kilala ko si Zacarias at alam ko ang bawat kilos niya. Kung kikilos ka, siguradong kasama kami. Magsitigil kayo! Puro kayo daldal! Hindi naman nakakapatay ang mga laway ninyo, mga gago! Pero ang kinainisan ko ay yung napipilitan akong gumastos sa kung sino-sinong taong hindi ko naman kaano-ano. Dahil ang sarili kong anak ay hindi ko maasahan. Eh bakit ba sa akin yung sinisisi lahat ng kapalpakan ng mga tauhan nyo? Aba, natututo ka ng sumagot ngayon. Nagiging matibay na ang dibdib mo. O baka naman pinapaandara mo na ako, ha, Edmond? Gusto nyo bang makipagpatayan ako, Papa? Para lang mapatunayan ang pagkalalaki ko sa inyo? Hindi. Ang gusto ko maging matibay ang dibdib mo. Sapagkat isa kang lieba. Balang araw, Papa, mapapatunayan ko rin ang pagkalalaki ko sa inyo. Kailangan mapag-aralan natin ang gusto ito para ma-approve kagad tayo sa bidding. Paano mga papeles? Ako nang bahala sa lahat ng mga papeles. Excuse me po, sir. Kayo na naman? Oy, wag niyo na akong storbohin ngayon, ha? Dahil tama na parado ko ngayon, ha? Wala na akong violation sa parking ngayon, ha? Makakalis na kayo. Totoo po yun, sir. Oh, tama ngayon. Ang pagkakaparada ninyo. Tama talaga, umalis na kayo. Ano ba yan? No smoking po dito. No smoking? Nasaan? Nasaan ang no smoking sign na yan? Wala akong makita no smoking sign na yan. May dala pa kayo sarili niyong props? Bagong city ordinance yan. Ano city ordinance? This is just an all-out premeditated harassment of an individual just having dinner with a girl. Alam nyo kayo talaga, tulungan mo naman ako, Rona. Tingnan mo, anong gagawin ko? Sumama ka na lang, no smoking nga eh. Balitaan ko, pati bata'y muntik nang mapahamak dahil sa'yo. Kaya nga ako nakikiusap sa'yo noon pa. Nakunin mo na muna yung bata sa'kin. At inuulit ko sa'yo na hindi kita mapapagbigyan. Rona, dati kang asawa ng pulis. Alam mo kung gaano kadelikado ang buhay. Nag-aalala lang ako sa bata. Ganyan ba ang naramdaman mo sa akin noon, Ismael? Oo. Ikaw lang mahalaga sa akin, Rona. Hindi, Ismael. Ako at ang pagkapulis mo. Hindi totoo yan. Huwag na tayo magtalo. Tapos na yun eh. Ang hindi ko lang makalimutan, ay yung nakita kita noon. Halos patay ka na. Kung kaya nakunang ka. Unang anak sana natin yon, Zacarias. Matagal ko rin siyang inintay, Rona. Kung nasaktan ka, mas lalo ako. Pero ano magagawa ko, hindi natin ginusto yun. Pero, maiiwasan sana kung... Kung tinalikuran ko ang pagkapulis ko. Hangang-hanga talaga ako sa pagkapulis mo. Pero sana naman... Hindi mo kinalimutan ang tungkulin mo bilang isang asawa. Huwag mo na ako pahirapan, Rona. Hindi kita pinamimili dahil alam kong hindi mo kaya. Lumayo man ako sa'yo, asawa pa rin kita. Pero takot na ako, Ismael. Tahimik na ang buhay ko. Ayoko nang maramdaman ng takot tuwing aalis ka. Yung pag-iisip kung makikita pa kita ng buhay. Ayoko nang masaktan. Minsan na ako nawala ng anak. Hindi ko alam kung kaya kong dalhin ang sakit kapag ikaw ang mapapahamak. Mahal mo pa ba ako, Rona? Gabi na, Ismael. Umuwi na tayo.
Nasaan ako? Sino may-ari ng bahay nito? Ang arte mo, ah! Nilinis ko na nga itong bahay dahil hindi ko na matiis ang dumi. Mga 10,000 ipis na napatay ko. Saka, sa susunod naman, tingyente, huwag ka namang kalat ng kalat. Ako na nga naglilinis ang buong bahay dito, pati ba naman yung pagdampot na maruruming damit mo? Trabaho ko pa. Daig mo pa may katulong, ah! Sino ba may-ari nitong bahay? Ikaw! Iyon naman pala, eh. May reklamo? Wala. Pulis ke. Ano sabi mo? Ang sabi ko, nakahanda ng almusal. Tipla mo ang kape. Ikaw na magtimpla. Yan ang maugong na usap-usapan. Dahil 100,000 piso pala ang nakapatong sa ulo mo, sir. Nasisiguro mo? Sigurado-sigurado ako, amo. Mga tao ni Don Pablo ang tumira sa'yo. At hindi ka titigilan dahil maraming kakagat sa kontrata ni Don Pablo. Hanapin mo si Ricky Boy. Yan ang nagkakalat ng kontrata. Sinong Ricky Boy? Siya yung dating may hawak ng pasugalan sa Caloocan. Natimbugnan niyo yun, sir, one time. Kaya lang, 1 taon lang nakulong dahil napakalakas ng kapit. Hindi mo na lang siguro nabalitaan, sir, dahil nagbago ng linya. Ang balita ako eh, drugs, shabu, mula Baclaran hanggang Caloocan ang kanyang teritoryo. Sir, pag yan si Ricky Boy ang natimbog mo, hindi lamang isang kanta ang maririnig mo. Isang buong konserto, sir. Saan matatagpuan niyan, Ricky Boy, niyan? Balita ko, sir, meron siyang maliit na negosyo. Pero prant lang yon sa totoong negosyo nila. Dani, buksan mo yan. Baka yan yung barkada ko malakas tumaya. Rayto! Walang tatakbo! Rayto! Wala pa naman akong tinatanong, ha? Kahit tanong-tanong mo sa akin, talagang wala akong alam. Diretso na buhay ko. Ang totoo nga dyan, born again na ako, eh. Ha, ganun ba? Hallelujah! Bakit ako ginaganito? Wala naman ako kasalanan, ha? Ganun ba? Ha? Ricky Boy, ilang beses ko na bang napapanood ang eksenang ganito? Nakaupo ang sospek at nakapalibot naman ang mga pulis. Magtatanong ang pulis. Pero hindi naman sasagot ang sospek. Ha? Ricky Boy, Ricky Boy. Kung ako sa'yo, bago ka magdetanya, ay umamin ka na para hindi nasasayang ang oras natin pare-pareho. Talagang wala naman akong alam sa sinasabi niyo eh. Ricky Boy naman. Pati ba naman kami? Paiikuti mo pa, ha? Tinyente, kahit anong gawin niyo sa akin, wala kayong mapipiga. May testigo kami. Kahit may testigo ka, walang magtuturo sa akin dahil wala akong ginagawang masama. Kahit ipapulis line up mo pa ako. Tinyente, ano ibig sabihin nito? Hindi ba gusto mo ng police lineup? Ayan, lineup ng mga police. Siya ho, tingete, kumahasa sa akin. Napakawalang yaya talaga. Hindi na yung kinalang ang pagkababae ko. Hoy! Wala akong hilig sa Todd. Hindi kita ginahasa. Kinukalang! Tama na, Lipanya. Tama na. Ah!
Tama na, Aling Panyang. Tama na. Okay ba aking kanyan ka? Maganda. Sige na, lumakad na kayo. Nakuha mong ibig kong sabihin? Kahit na anong kasong maisipan ko, pwede kong isampal sa mukha mo. At kung gugustuhin ko, lahat ng krimen dito sa Maynila ay kaya kong ipatong sa'yo. Magandang gabi, Don Pablo. Ricky boy. Matagal-tagal ka nang hindi napapasyal dito, ah. Oo nga, hoy. Anong nangyari sa mukha mo? Ah, wala ho. Napatrobo lang. Pero ayos na ho. Don Pablo, negosyo ho talaga punta ko rito eh. May nakausap akong kliyente at interesado kumuha sa atin. Baka may sabi tayo dyan. Ah, wala ho, Don Pablo. Sa katunayan nga, napaimbestigahan ko na itong taon to at talagang kilala. Malaki nga akong kumuha eh. Eh, gustong pumapel, kaya nagpapasiklab. Ang balita ko nga eh, gustong suloyin yung teritoryo ng mga karibal. Kaya dumidikit sa atin. Magandang kliyente to, Don Pablo. Ano sa palagay mo? Okay lang sa akin. Alam naman ni Ricky Boy yung mangyayari sa kanya kapag sumabit siya. Huwag muna kaming paikutin, Ricky Boy, okay? Kilala mo ko. May paglalagyan ka sa akin. Don Pablo, patawarin niyo ako. Enrique, ginibit lang nila ako eh. Tinakot lang nila ako. Doon na ako nagtatampon. Sa kanila, natakot ka. Sa akin, hindi. Don Pablo, patawarin niyo na ako. Kahit anong paggawa niyo sa akin, hindi na ako uulit. Ulol, talagang hindi ka na uulit. Dahil ang mga Judas na katulad mo ay hindi na kailang buhayin. Tol, ano? Don Pablo, patawarin mo na ako. Pinaikot-ikot mo pa ako. Ginawa mo ko tsubibo. Eto, nahilo ko. Don Pablo! Don Pablo! Sayang ang laki nito kung di natin pakikinabangan. Tol, baka dumami palahin niya kung bubuhayin natin. Tignan natin. Thank you.
agad. Sayang ang laki nito kung di natin pakikinabangan. Tol, baka dumami pa lahi niya kung bubuhayin natin. Tignan natin. Baba mo na ni Edmond. Kung ano man binabalak mo, huwag mo na ituloy. Hindi ka naman tirador. Huwag kang gagawa ng isang bagay na hindi mo maitatama. At pagsisisihan habang buhay. Kailangan, Zacarias! Kailangan kitang patayin! Kailangan kitang patayin para mabuo ang pagkatao ko. Yan lang ang paraan para mapatunayan ko sa papa ko ang pagkalalaki ko. Bulok na katwiran yan, Edmond. Hindi ang pagpatay nakakapagpatunay ng pagkalalaki ng isang tao. Madali mong nasasabi yan, Zacarias! Dahil wala ka sa impyerno kinalalagyan ko! At kamatayan mo lang ang makapagpapatahimik sa kalooban ko!
Pag nakita mo ang baba ko, sabihin mo, lalaki ako. Zack, si Don Pablo nasa morgue. Tigas talaga ng mukha mo, no? May lakas ka pa ng loob na pumunta rito sa ginawa mong ito kay Edward. Pinaiksi mong buhay mo at magmula sa araw na ito, babantayan kita sa Arias. Hinti-hinti kita lulubayan! Huwag na natin patagalin! Ngayon na! Tama na yan! Ano bang gulo ito? Bumalik na kayo sa opisina. Kami nang bahala dito. Zacarias! Pagbabayaran mong ginawang pagpatay sa aking anak, hindi ako pumatay sa anak mo! Ikaw ang pumatay sa kanya! Bago pa man siya na disgrasya, matagal mo na siyang pinatay. Pinatay mo ang kanyang utak, ang kanyang puso, ang kanyang pagkalalaki, ang kanyang buong pagkatao! Kaya huwag kang maghugas ng kamay, Leva. Ikaw ang dapat singilin sa pagkamatay ni Edmund. Ikaw lang! Magtabay kami ng anak-anakan mo sa impyerno! Sige! Iputok mo! Kinoy! Ah!
Talagang hinahamon ko ng hayop ngayon. Hindi na kaya ng dibdib ko, Tol. Saay mo sa gusto. Lalakad ako. Tumigil ka. Hindi dapat dinadaan sa init ang ulong problemang ito. Anong balak mong gawin, Kuya? Isang palabas. Na hinding-hindi makakalimutan ni Ismael Zacarias. Magandang hapon, Aturona. Oh, Tinoy, anong ginagawa mo dito? Halika, pumasok ka. Bakit? May problema ka ba? Ako wala. Si Piniente meron. Si Ismael? Bakit? May nangyari ba sa kanya? Kasi ho, nag-aalala lang naman ako sa kanya. Kasi gabi-gabing umuwi siya, lasing na lasing. Aba, eh hindi mo na problema yun. Kung gusto niyang patayin ang sarili niya, labas na tayo dun. Eh hindi nga ho pwede yun eh. Bakit naman? Kayo hong dahilan ng paglalasing niya. Ako? Bakit naman ako? Kasi ho, madalas ko siyang narinig. Tinatawag ang pangalan niyo kahit natutulog. At may paiyak-iyak pa nga eh. Alam niyo, palagi ho niyang hawak ang litrato niyo. At parang baliw na kinakausap yun. Baka mamaya bumigay na yun. Wag naman siguro. Alam niyo, Ate Rona, marami kong kilalang ganyan dun sa may amin. Mga iniwanan ng asawa at mga syota. Kung hindi yung sila nag-uhurumentado, nagpapakamatay. Baka mamaya magbaril sa sarili yun. Wag naman sana. Eh, nasan ba siya? Hindi ko alam, pero tsak, nandun na naman yung kung saan naglalasing. Siguradong umaga na naman uuwi yun. Bakit? Nag-aalala ba kayo sa kanya? Ako? Naku, hindi ah. Pakialam ko sa kanya. Kawawa naman si Tiniente. Tiniente, ba't ngayon ka lang? Kanina pa ako ah. Huwag mo akong babalik na rin ah. Kanina pa ako dito. Malis lang ako sandali. Saka galing, huwag kang magsisinungaling ha, tatamaan ka sa akin. Sinundo ako ni Ate Rona. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Sabi ko, sinundo ako ni Ate Rona at kumain kami sa labas. Kumain? Ayaw mo maniwala, di huwag! Dami pa naman sinabi tungkol sa'yo. Anong sinabi? Mahal na mahal ka pa naman pala ni Ate Rona. Pero ang problema, ikaw mismo. Ako? Eh ba't ako? Kasi, palagi niya nababalitaan yung paglalasing mo. Nakakahiya ka raw. Sinabi niya yun? Oo, nakakahiya ka nga raw kasabay. Kasi, naturingan kang magaling na pulis, pero ang itsura mo raw, nakakakilabot. Tsaka, kung manamit ka raw, nakakaloka. Eh, doon pa naman patay na patay si Ate Rona. Doon sa malinis at maganda manamit. Gaya ng boss niya. Sinabi rin niya yun? Oo, ang tagal nga namin nag-usap eh, at ikaw lang ang pinag-usapan namin. Pero alam mo, Tiniente, kung napapaaway ka raw o kaya'y napapainkwentro ka, halos mamatay-matay daw siya sa nerbiyos at pag-aalal sa'yo. Talaga? Oo, madalas ka nga niyang naiisip eh. Siguro, in love pa rin siya sa'yo. Oli ka na. Eh, sandali lang. Nagbibihis pa si Tiniente. Kasama ba siya? Akala ko tayong dalawa lang. Eh, mapilit eh. Alam niyo naman, nagsiselos. O sige, sandali lang. Tawagin ko ah. Sak! 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 Gising! Gising! Bakit ba? Andiyan na si Ate Rona. Sino Rona? Si Ate Rona! Ha? Bakit? Yan kasi, lasing ka ng lasing eh. Hindi mo ba naaalala na may lakad tayong tatlo ngayon? Umayag ba ako? Umayag, ikaw pa nga tumawag sa kanya eh. Sige na, bis na. Tumawag ko talaga ako? Ang kulit mo, sinabi nang tumawag ka eh. Sige na, bis ka na. O sige, sige, sabihin mo sandali lang. Oo. Sandali na lang, Ate Rona. Excited na excited kasi. Ayun, hanggang ngayon, di pa malaman kung ano yung susuot. Muntik na nga hindi makatulog yun eh.
Halmang-halma ka talagang tinyente. Okay na ba sa ito? Bakit ba? Uy, ano ba? Ay, tama niya. Sakto, hina mo. Halika mo na. Halika mo na. Sak, oh. Ibang magsawa kayo? Dati. Ngayon. Ayaw na niya eh. Kaya ang daming batang nakakalat sa kalye. Dahil sa mga katulad nyo. Kakaunting problema, imbis sa pag-usapan, uwi ka agad sa hiwalayan. Kaya ang nangyayari, mga batang katulad ko ang naiiwang nakatunganga. Mabuti pa nga ako. Walang magulang, walang problema. Ang galing mo mag-sermon.
Kasama lang ho niya ako. Ano na ho? He's still unconscious. Nasa loob pa ng katawan niya ang bala. Kailangan namin tanggalin. But don't worry, we'll do everything we can. Doc, kumusta ang bata? Malubhaan tama ng bata. And all indications point to internal bleeding. Ang hindi lang natin matiyak kung anong vital organ sa loob ng kanyang katawan ang maaaring naapektuhan o nasira. Doc, ano ba talaga? Delikado. Kailangan siya maoperan agad. Nabuhay ang isa sa mga nakalaban mo sa mall. At sinabi niya ang tunay na halaga ng laman ng Atashi case na ito. Hindi ako nagkamali. Hindi magtatagal lalabas din ang tunay na kulay mo. Kaya pag may sinabi ako sa iyo, Colonel, don't doubt me! Will you stop your bickering, Major? Leave us alone. Yes, sir. Kung totoo man na nagalaw mo ang lamang pera ng Atashi case na ito, buong-buo pa rin ang tiwala ko sa'yo, Tiniente. Kaya lang eh, wala tayong magagawa. Utos sa itaas, suspindihin ka muna. Hanggat hindi nabibigyan ng linaw ang kasong ito. Anong balak mo ngayon? Hindi ko alam. Magulong isip ko. Alam mo, maling-mali pala ako. Hindi lang pala tungkulin mo bilang isang pulisang mahalaga sa'yo. At kung kinakailangang isugal mo yung pangalan mo at karangalan ay gagawin mo. Para sa amin, kung hindi nangyari itong nangyari kay Tinoy, hindi ko talaga malalaman ang tunay na pagkatao ng isang Sakarias. Nahihiya ako sa'yo, Ismael. Ako na asawa mo. Sana'y dapat makaunawa sa'yo. Siyang unang-unang tumalikod. Patawarin mo ako. Huwag, Rona. Wala kang dapat ihingi na tawad sa'kin. At lalong wala kang dapat ikahiya. Ginawa mo lang noon ang sa palagay mo'y dapat mong ginawa. Hindi kita sinisisi. Kung tutusin, matagal na rin ng pulis. Siguro panahon na para umalis sa serbisyo. At pagsilbihan naman kayo. Kung aalis ka sa pagkapulis mo, hindi sa ganitong paraan ang gusto ko. Alam kong mahalaga sa'yo ang tungkulin mo, lalo na ang pangalan mo.
Nararamdaman ko ang sakit na dinaraanas mo dahil sa nangyari. Mas masasaktan ako kung ang batang ito na pinagkakautangan ko ng buhay ang siyang mawawala. Kung maulit ang nangyari, hindi pa rin ako magdadalawang isip na gawin ang ginawa ko. Sana naman, Ate Rona, doon ka na tumira sa amin. Para naman may mag-alaga sa akin. Papayag ba naman si Tiniente? Siyempre! Di ba, Tiniente? May magagawa pa ba ako? Tiyak na kukulitin mo lang ako pag hindi ako pumayag. Sabi ko naman sa'yo, malakas ako kay Tiniente. Tinoy, hindi ka malakas sa akin. Makulit ka lang. At saka mula ngayon, huwag mo na ako tawagin Tiniente. Kuya Ismael na lang. Kung kuya mo siya, tama lang ang tawag mo sa akin. Ate. Ate at kuya. Di ang ganda nun, may ate na ako, may kuya pa. Di ba pwedeng mommy daddy na lang? Hoy, abuso ka na. Paging Lieutenant Zacarias. Patay! Lieutenant Zacarias, telephone call. Sasagutin ko muna ikaw na bahala sa kanya. Halika. Lieutenant Zacarias. Opo. Telephone ho. Salamat. Hello. Tiniente. Tiniente, tanungan mo ako. Bugi? Zacarias. Sino to? Panapanahon lang yan. Tapos ka na. Ako naman ngayon. Yeba. Ang galing mo talaga, Tiniente, ano? Ano mo nakakatong kanino kami atraso? Kung ako sa'yo, uuwi muna ako para matiyak kung humihinga pa ang pamilya ko. Thank you.
Hello? Hello! Teniente! Ang bilis mo palang tumakbo, no? Huwag mo sasaktan ang pamilya ko. Pag may nangyari sa kanila, isa-isa ko kayong hahanapin at magkakamatayan tayo. Ang tapang mo! Teniente! Teniente, sabi mo, tutulungan mo ako. Sabi mo, hindi mo ako mamamayaan. Ayoko ba mamatay? Huwag aking maiiwan ang aking pag-aanak. Ang aking apo. Tulungan mo ako. Diba? Ate! Sample pa lang yan, Teniente. Ito totohanan na. Ate! Ate! Ismael? Ismael? Huwag ka makikinig sa kanila! Huwag ka pupunta dito! Papatayin kanila! Diba? Diba? Pumatapang ka! Harapin mo ako! Oo! Pumunta ka! Tapusin na natin to! Thank you.
Kahit sa pinakapusod ng mundo ka magtago, huhugutin kita para magbayad sa mga kasalanan mo! Barya ka lang, Sakarias! Isama ko man ang buong pamilya mo! Kulang pang kabayaran sa pagkamatay ng aking anak! At tinitiyak ko sa'yo! Bangkay kang ilalabas dito! At nangyari yan! Kasama ka! Hanggang sementeryo, Oliva! Tatabihan ko ang puntod mo! Upang tiyakin! Na hindi na mauulit ang kahiyupan mo!
Pinikula. Yabang mo, Zacarias. Bakit ba lagi mo kaming inuunahan sa ating usapan? Bakit? Si Superman ka ba? Gusto mo maging mataas ang rango mo, pero ang nababastos kami. Ano ba talaga gusto mo mangyari? Ano gusto mo? Katapusan mo na ito, Zacarias. Huwag ka nang humirit. Ah. Ang yaba ka lang kung sino. Kuya! Kuya Sa! Bye.
Tanchoco! Mr. Tanchoco! Ha 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 ha.